Welcome ulit sa ating channel, and ngayon magbibigay tayo ng sample problem for hydrostatic pressure and plane surfaces. So again, para sa introduction, para sa lesson na to, nasa description box lang yung link para sa introduction. So yun, dun diniscuss natin yung derivation na equations, kung bakit ganun yung pagkuha ng hydrostatic force, saka yung center of pressure. No? Okay, so ngayon magbibigay tayo ng another sample problem. Actually, parang pang-apat na sample problem na to. So, para dun sa ibang sample problem, hanapin nyo lang sa naka-playlist naman to, no, sa channel natin. So, yun. Ito ay pang-apat na sample problem para sa hydrostatic pressure and plane surfaces. So, babasahin lang natin. Yung problem statement natin, the gate is 4 feet wide, hinge at point B. So, ito yung hinge natin, point B. So, ito yung gate natin, which is 4 feet yung width perpendicular to the screen. So, yung screen ninyo, no? Or kung sulat sa papel, perpendicular to the paper, okay? And rests against a smooth wall at A. So, frictionless tayo sa A. Ang required sa atin is first, hydrostatic pressure due to seawater pressure. And then, or hydrostatic force. And then, the horizontal force P exerted at the wall, at wall A, okay? So, and then, at point A pala. Exerted by the wall at point A. And then, the reaction at hinge B. So, hinge, ibig sabihin, dalawang reaction forces, BY tsaka BX. So, horizontal tsaka X. Horizontal tsaka vertical. Wala tayong moment kasi hinge, it behaves like a pin connection. No? Sa strength of materials, sa static rigid bodies, pag hinge or pin, dalawa lang yung reactions natin dyan. X and Y. So, yun na yun, no? Hydrostatic, tapos reaction dito sa A, tapos meron tayong reaction sa point B. So again, take note na yung fluid natin for this example is salt water. So ibig sabihin, mas mabigat siya ng konti kaysa fresh water. Ang unit weight natin is 64. Ang fresh water natin at room temperature is 62.4 lang pounds per cubic foot. So dimensions are also given. So anyway, solve na natin. So for the hydrostatic force on the gate, again, yung equation natin is ito lang, unit weight times hcg times area. So ang hcg again, kahit na nakatagilid yung gate natin, i-project lang natin siya sa rectangular area, no? So ito yung parang ito yung tubig na babangga doon sa area mo. So kahit originally naka ganun, pero sa analysis natin igaganda natin siya, no? So yun nga, yun yung importansya ng derivation, okay? So ito yung rectangular na projection ng area. So ibig sabihin 7.2 lang na dimension yung alalahanin natin dito, no? So ang center of gravity for 7.2 is 7.2 divided by 2. Therefore, distance natin na hcg papunta dito is just 17 minus your 7.2 over 2. So, yan yung hcg natin. Huh? And then, sa area naman, ito yung area natin. So, kailangan natin makuha yung L, tapos multiply natin ng 4 feet na width. So, yun yung area ng ating gate. So, pagkuha ng L, or yung length natin, madali lang, no? So, Pythagorean theorem, 12 is just 7.2 square, tapos ganyan. No? So, square mo na ito, square, tapos square, at makukuha mo na yung L as 12. So, yan. Kompleto na yung recipe natin para makakuha ng hydrostatic force. So, unit weight, hcg times area. So, ito yung unit weight, 64. Ito yung hcg, again, that's 17 minus this one, 7.2 divided by 2 because projected natin na height is 7.2. Pinoject natin yung gate natin. And then, yung area na rectangular lang is 12 times 4. So, makukuha natin yung resultant na hydrostatic force equivalent to 41,164.8 pounds. Okay? So, meron na tayong 5 points para sa problem na to pag makuha natin yan. Okay? So, next is yung horizontal force na exerted at point A. So, yan. Isang force lang yan since frictionless. Ibig sabihin, horizontal lang kasi, ibig sabihin kasi pag smooth, ina-assume natin yan na frictionless. So, wala kang resistance with respect to the vertical. So, wala kang Y na reaction. So, walang RY, horizontal lang meron. Kasi hindi gagalaw yung gate natin horizontally. That's why merong reaction. So, ganun yung concept of reactions. Yan, so meron tayong horizontal force P, which is restraining your gate from moving in the horizontal direction. So, vertical, walang problema kasi frictionless. Smooth yung wall, okay? So, ito yung point B natin. So, expected na meron tayong dalawang reactions dito. BY tsaka BX because it's a hinge support.
So, automatic na para makuha natin yung P, kailangan natin mag-sum up moments dito sa point B, no? Sum up moments tayo dito para makuha natin yung P. So, ang kailangan lang natin is malaman natin yung mga dimensions dito. So, kailangan natin makuha yan. Alam naman natin yan na ang center of gravity nito is half lang din, no? Half ng 12. So, this is 6 feet. This is again 6 feet. Tapos, yun. Ito yung distance, which is equivalent to YCP minus YCG. Nga pala, kanina, parang merong meters dito, no? So, hindi dapat yung meters, no? So, feet. Take note na lang. This is not meters, but feet. Na ano tayo, nasanay tayo sa mga previous na examples natin. Anyway, so, kailangan lang natin itong makuha. So, YCP minus YCG. Actually, ito yung Y-bar natin, no? Sa mga previous na examples. Pero pareho lang din naman yan, Y-bar tsaka YCG. Water surface to your center of gravity. Para makuha yan, equivalent lang yan dito, no? IC divided by YCG. Again, diniscuss natin yun, ito sa introduction, no? Na yung distance na yun is equivalent to dito. So, ulit, ito yan, no? Yung maliit na distance dito, that's YCP minus YCG. So, sa equation natin of center pressure, makukuha natin yung YCP minus YCG as this value, okay? So, unahin muna natin yung IC. Madali lang yan, no? BH cube over 12. So, yan yung equation natin ng second moment of area or moment of inertia for a rectangular shape. Okay? BH cube over 12. Tandaan lang pala na pag moment of inertia, kailangan lang ma-determine natin kung ano yung axis of rotation. For in this case, yung axis of rotation natin is horizontal. No? Kasi, andito yung force natin, ito yung gate, ito yung force natin for hydrostatics. Ibig sabihin, ang tendency ng gate natin is mo rotate siya pag ano, no? Yung rotation niya is along the x-axis. So, pag ganun yung rotation, ibig sabihin, ito yung base mo, ito din yung h mo. So, this is the b, this is the h. So, that's why, ang base natin dito, kung nakikita niyo, is 4, kasi yun yung width. And then, yung h natin is 12. So, hindi sa lahat ng pagkakataon kasi na ang mas mahaba, yun na yun automatic yung h. So, kailangan talagang ma-distinguish mo yung rotation na axis. Kasi, for example, kung in other problems, for example, in other applications, ang kailangan mong i-study is yung rotation is pa ganun, vertical. Ibig sabihin, ganun yung rotation na. For example lang, ha? So, ang base natin dyan, ang B, is ito na nga, ngayon yung B. Tapos ito na yun yung height. Kasi ganun yung paikot niya, no? So, ganun. Yun yung dapat natin alalahanin pag, yun, yung mga example natin is involving moment of inertia. So, for in this case, ganito yung rotation natin, pag ganyan, along the x-axis, ibig sabihin, ito yung base, ito yung height. Okay? So, para lang ma-recall nyo, no? Kaya ito yung base, ito yung height, BH cube over 12. Baka kasi magkabaliktad-baliktad na magiging base niya yung 12, tas height niya yung H niya yung 4. So, ganun lang. Ganun lang yan pagtingin sa moment of inertia para hindi tayo magkamali. So, this is your IC, 576 feet the 4. And then yung YCG, makukuha natin yan paggamit ng similar triangle. So, ito yung malaking triangle. YCG, HCG, ito yung mas maliit na triangle. 7.2, tsaka 12, okay? So, HCG, YCG is just equal to 7.2 divided by 12. So, similar triangles lang talaga, no? And then, simplify, makukuha mo yung YCG as 22.33 feet, okay? So, meron tayong YCG, meron na tayong IC, makukuha na natin yung distance na maliit, which is equivalent to 576 divided by 22.33, tapos ito yung area, makukuha natin yun as 0.537 feet. Okay? So, ito na yun, no? Ito na yung 0.537 feet. So, ito yung B, again, ang kukunin natin na reaction is P. So, summation of moment lang tayo at B equals 0, counterclockwise is positive. And then, yun. 7.2 times P, kasi yung height dito, kung maalala nyo, this is 7.2. So, ito yung moment arm ng P with respect to B. And then, ang F, is, of course, itong distance na to is 6 kasi nasa center of gravity lang tayo. Center of gravity minus yung distance na to, ito yung moment arm ng F with respect to B. So, ito yun, yung distance na yun. Okay? So, that's 6 minus this one.
Kaya ito, no? So, yan. Simplify. Substitute natin yung F kanina, which is 41,000 pounds. And then, this is 6 minus 0.537. Tapos, P equals 31,233.80 pounds. So, yun na yung magnitude natin ng P acting on point A because of the wall. Okay? So, 10 points na tayo. Next natin is the reaction at hinge B. So, BY tsaka BX yung kukunin natin. Okay? So, ito yun. No? Meron kang BY tsaka meron kang BX. Ngayon, since meron tayong angles na involved, ang ginagawa ko kasi pag ganito, sinisimplify ko muna. No? Kinukuha ko muna yung mga angles para later, pag summation of forces XY, hindi na nakakalito. No? So, kasi dito, hindi tayo makakagamit dito ng summation of moments. Kasi pag nag-sum up moment tayo dito, etong BY may moment dyan. Etong BX meron din moment dyan. So, dalawa unknowns. Pag nag-sum up moments tayo dito, may eliminate mo naman itong BX saka BY. So, mawawala naman yung unknowns mo. So, ang makagamit lang talaga natin dito is summation of forces X, summation of forces Y. Okay? Pero bago yan, ito no, simplify muna natin yung mga angles natin. Ang ginagawa ko kasi pag mga ganito, nag-extend ako ng mga lines. First kong ginagawa is, ito no, ginagawa ko yung line na representing this line. Ito. Tapos yung line of action ng F. Ngayon makukuha mo na na given to, no, alpha. No? Tapos, para makuha mo yung components ng FY, tsaka, ng components ng F, which is FY tsaka FX, hindi kasi siya katulad ng, kunwari, pag hindi siya ganito yung resultant mo na automatic ganito yung X tsaka Y. So, iba kasi yung ano niya, eh, no? Iba yung orientation niya. So, magbabago talaga yung angles niya. No? So, ito yung ginagawa ko para masimplify yung mga angles. Nag-extend lang ako ng mga lines. Tapos, ito alpha, no? Tapos, pag meron dito FY, so, ito 90 degrees ulit. Ibig sabihin, ito yung 90 minus alpha, which is, nirepresent ko as ibang angle, theta. Since ito ay 90 degrees ulit, kasi normal naman tong F natin sa surface natin na plane surface, so, magiging ito 90 minus theta, or that's equivalent just to alpha. Ibig sabihin, ito rin alpha din to. So, ganun lang, no? Para hindi tayo malito. So, ibig sabihin, ang FY natin ngayon is cosine alpha. Tapos, ang FX is, ito yan, equivalent yan, sine alpha. O, diba? Pag hindi natin to ginawa, pwedeng masanay kayo na laging Y ay sine. Tapos X ay cosine. Diba lagi yun naman yung parang nakasanayan natin na conventional na ano. Pero dito iba eh. No? Pag gagawin natin yung mga ganito, simplify natin yung mga angles. Ito, FY is sine alpha. Tapos FX or this one, pwede natin tawagin FX to, is actually sine alpha. So baliktad siya actually. No? So mas maganda na ganun din. Mas simplify muna natin yung figure natin. Okay? So summation of forces along Y equals zero. So, FY, tas BY, okay? So, ito, wala namang Y component to. So, ito lang, no? Meron tayong FY, tapos meron tayong BY. So, ang FY natin is, again, cosine alpha. Cosine alpha is just 9.6 divided by 12. So, ito yan, no? 9.6 divided by 12 times your F. So, BY is equal to 32,931.84 pounds, okay? Para makuha natin yung X, summation of forces X naman tayo. So, meron tayong negative BX kasi it's directed to the left. Tapos, ang FX natin is sine alpha, which is equivalent to sine ng alpha is opposite over potenuse, which is 7.2 divided by 12. So, ito yun, no? Times your F. And then, yung X natin is your P. Next na F, ay, next na horizontal force is P. Yung nakuha natin kanina na value ng P. Okay? And then, meron tayong BX na 6,534.92 pounds. Okay? So, I think yun na yun para sa sample problem na to. No? So, advice ko lang pala, isolve nyo to. No? Hindi pwedeng panoorin nyo lang. Isolve nyo para pareha tayo na makukuha. No? Minsan kasi, hindi naman tayo perfecto. No? Minsan may mali-mali tayong computational na yung mga input sa calculator. Pero yung process, ganito yung process. So, para ma-double check lang, kailangan nyo isolve yung problem natin. Yun. Tsaka pa-like na din pala ng video no kung nagustuhan niyo yung content. Yun para mas madali siyang ma-search no. Yun pala yung implication no, ng ano. So, yun. Yun na yun para sa problem na to. So, I think a total of 20 points tayo po nakuha din. No? So, 5 sa A, 5 sa B, tapos 10 sa C, dalawang reactions. Anyway,
Salamat ulit sa pagsama sa atin dito, sa pakikinig, and then see you sa next na video upload natin. So, thank you talaga. Okay.